Magandang umaga mga KRA. Dito ako ngayon sa opisina ng aming kumpanya, yung kay Servico. So, ang episode na ipapakita ko ngayon is yung kung paano magpalit ng clutch lining sa Bajaj RE. So, nandito ngayon yung isa kong customer na shout out po kay Mr. Tripolka, yung isa sa mga customer ko na Bajaj RE na kumakayod ngayon sa ang route niya is Albay to Istanza. So ito is tarik talaga, bundok na bundok. So ang tinatakbo ng kanyang Bajaj RE is almost 65,000 kilometers. So ayan. So 65,189. So yan po ang ano, yan ang tinatakbo niya. Pero according to him is mga September wala nang ano, hindi na gumagana yung ano, hindi na gumagana yung speedometer niya. So yung tachometer hindi na nagpapangsyon sa ano. Di, ibig sabihin noon, palagayin na natin mga halos sa mga 80,000 or 90,000 na running siya kung gumagana siya, so hindi niya pa napapalitan. So ngayon yung episode na ipapakita ko ngayon is kung paano tayo magpalit ng clutch friction plate or clutch lining sa Bajaj RE. Ang edad ng unit niya is almost 2 years sir, ano? So, 2 years. So maglilinis muna ako nitong right side para pag pull out namin ng clutch friction plate is okay. Bidyan mo yan. Doonan mo siya na yan. Kapatan mo lang. Kapatan mo lang. Manuwalay dito. Ito dapat ko ang kagyan ano. Isan muna namin. Para at least pag nakapaba na, kunting linis na lang. So, bali, medyo hirap na siya umahon dahil sa clutch friction plate. Medyo mahina yung tapit. Namin yung oil filter kasi magpapalit din kami ng bago. Oil cooler.
balik ulit siya para hindi madumihan yung thread ng line ng oil collar. Ano lang yan. Magpusagin muna natin yan. So, tatanggalin ko naman ngayon yung isang cylinder niya. Kanina is una kong tinanggal yung langis and then yung oil strainer. So, ito yung takip. Ito yung pinaka oil strainer. So pag matagal na, ang ginagawa ko is dinidrain ko na yung sa oil strainer. So hindi na ako nagbubukas basta-basta doon sa pinaka drain plug kasi doon ko na tinitingnan kung may mga bakal or iron filings na siyang na namamagnet. Kaya meron ang tekniko. Hindi na kaya sa stop house? Gagawin sa pagkakasawa? Yeah.
Pinapadala ko ito dito po para makondisyon. Kailan mo na pa yata ng buha. Tanggal ko na yung cover ng clutch. So, napunit ang gasket. Papalit kami nito yung right hand na side gasket. So, ito yung isang parte na talagang ito ang dapat na tandaan natin pag kakalas tayo ng clutch side. Kasi hindi mo basta-basta mapansin kung hindi mo kabisadong maigi. Napakalit lang ito pero napakalaga nito sa makina. Pag ito nawala, pag lalo mahilig ka humataw, so dyan nagkakaroon ng pag-i-stack up ng connecting rod. Kasi yung pressure ng langis dito magka-transfer pagpasok niya dito sa jet niya para ma-i-plus niya yung connecting rod. Pagaling sa oil filter and oil pump. Kaya pag nagbalik ng cover, so kailangan talagang ma-check ng maigi ito. So mayroon itong sinasabitan na ano ng rod sa loob. Kaya kung mapasin niyo, pag pinasok ng ganyan, hindi siya umiikot. Iikot lang siya kasama ng connecting rod. So hindi naman yung mahuhulog dahil hindi tayo nagtanggal ng nut. So, clutch line yun lang ang tatanggalin natin, kaya dito lang tayo sa main clutch. So, natin yung guting ko yung anin na yung clutch bali anin. At ang tornillo lahat ng side clutch is tatlo na magkasing haba. Anim. Ito bali apat. Ito. Tatlong pinakamahaba. And then, lima. So, bali do si lahat. So, mapupull out muna yung side ng clutch. So, nagugugan ko na. At tanggalin ko na diretso yung anim na po. Hindi na ng clutch friction plate. So, maganda ang holder ng clutch friction na plate niya kasi bakal ang linagay. So, ang ibang nabubuksan kong makina ay sa sink. So, talaga, kumbaga, masilan yun. Ito, kahit medyo barabarahin mo ang trabaho, okay. Dahil yung bakal, hindi ka basta-basta makakaputol.
Opo, sir, natanggal na. Bali, ito yung pinaka tornilyo niya na nag-hold dito sa pinaka clutch release niya. Dito nga ngayon nakapasok yung ano yung clutch release bearing. So ito yung bearing na to isa meron na ako na trace nito na basag ko. Pero nagkakaroon din siya ng hindi magandang tunog. Na malakas yung tunog pagka once na naka-neutral siya, pag dininan mo nawawala siya, ibig sabihin basag itong bearing na to. So ito naman ngayon okay ang bearing. So ito ang kagandahan na sinasabi ko kanina, isa bakal yung pinaka-holder. Ito yung pinaka tension spring. Anin. So mayroon na rin akong minodified nito na mas magandang topic ng clutch niya. Gusto mong medyo matigas pa ng clutch. So yung spring na ginagamit ko dito is yung pang Wave 125. So medyo hard din ng konti yung spring. Yan, anim yan. Ito ngayon yung special tools na ginagamit ko para matanggal yung full spectrum. Then, tuwing dito sa akit. Ang clutch friction plate ng Ariba dyan is common lang sa 155 na Honda. Yung KMX ng Kawasaki 125, yung Wind 125. But then ang kagandahan nitong Ariba dyan is medyo marami yung clutch friction plate niya. Kumbaga makapal siya dahil sa laki rin ng makina. So talagang minuts din nila na ganihan yung clutch. But then ito is equipped with tinatawag nating anti-clutch judder. So kung ibig sabihin, nasunog na ang clutch lining mo, makaka-uwi ka pa rin. Dahil doon sa design niya, na clutch judder. Yung pinaka-wheel. Ito yung pinaka-clutch friction plate natin. Yung clutch friction plate steel. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. So, pampito yung tinatawag natin clutch judder. So, ito ang tumatrabaho. Pagka once ito, sunog na. Or manipis na siya. Kaya, at least kahit pa paano, makaka-uwi ka. Pag nag-trouble lang clutch friction plate na gano'n. So, bali, ito ang clutch friction plate steel ng clutch friction plate rather ng ano ng Bajaj Sari. So kung compare natin sa ordinaryong tricycle, even sa Barako is 4 lang. Medyo malalaki ng konti rito. Pag Honda naman is 5. So mas makakamura pa rin tayo pag original parts ang bibili mo. Okay. Okay. Bubuoy na namin siya kayo. Pabalik ko na yung gasket. Kasi kanina dahil linis.
buuin na natin. Mga hindi pa ako nagpalit nitong hub tapos yung wheel kasi magaganda pa. Lining lang talaga. So yung dating tama niya, ililipat ko na. Yung walang tama naman ipapalit ko sa kanya. So kailangan ito one side lang tayo. Kasi merong sharp edge tapos merong smooth siya. So one side lang. Problema sa spring kung magkabaliktaran. Mamulting muna natin pero hindi gaano kahigpitan kasi magre-retiming tayo doon sa pagpasok ng clutch brakes yung click niya doon sa pinaka-clutch housing. So tama lang na magagalaw natin. Pull out natin ulit kasi magagamit tayo ng special tools para sa pag totally fixed tightening ng nut.
So ano kung napansin nyo, pagka once na, ano, na maluwag pa, so magagalaw-galaw mo pa siya. 10 bucks? Ayan o, magagalaw pa siya. Kung medyo may problema sa pag-ipit, hindi siya, ano, hindi siya pantay, may sabi, hindi mo siya magagalaw. So pagka once na hindi yan nagalaw at pinilit mo siya, magdadrag yan. So pagka kambyo mo ng primera, pag clutch mo, umaalima pa rin. So ibig sabihin, pagka once na nag-modify ka ng gano'n, eh hindi mo siya nagbigyan ng ano, primera. Dapat may kunting clearance lang, may ilang millimeter lang. Pag walang clearance siya, dati na siyang nakaligid, eh walang neutral siya sa clutch. Panaitak po lang yan. Hi, baby love! Wow! Very good one, thank you.
ito yung adjustment ng clutch lever. Oil pressure switch. Yung plug oil, dito natin sinecheck kung okay pang level ng oil, low and high. Okay.
Bali, yung pinaka last nating ilalagay is yung na parts, is yung oil filter. Kailangan natin lagyan ng langit yung para mag-wanker siya. May initial lap. Ito yung nagtatak ko sa makina. Tira, nakabit ko na sa rila. Hindi ko nag-surrender ang stud ka. Ito mo nag-abigay. Hindi ko nga, nag-surrender dyan nag-araw. Nasubulan mo kaya sa side pit? Tama na. Sige na ko, anak ka, pinabi ka, ta-unsi. Nanganin. Numero unsi. Ayaw, kundosi. Please. Pag minsan nagtaga. Antayin natin na mawala yung oil indicator. So ibig sabihin nun, hindi pa totally nagsisirculate ng maigi yung langis. Yun, nawala na. So pwede na natin siyang patakbo. Salamat sa mga viewers at huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel and mag-like.